Great morning, everyone! Welcome to Mission Hills Habila by Phil and Bess. Today, meron tayong bagong ipipictured na single attached house and lot. Ito po yung single attached house and lot natin na meron siyang two-story. At dito sa front niya, meron kang three steps papunta sa inyong huge and large door. Yan, may mga natural stone tayo dyan at mga pebbles dito sa area na to. At itong side na to, ito naman po yung inyong carport. Ang maganda dito, yan, naka-covered na siya. Itong side na to, meron ka na ditong WPC ceiling panel design. Naka-wood design po yan. At dito naman, sa area na to, ito po yung inyong papunta sa lanai area. Ngayon guys, may two steps tayo papunta dito sa porch and huge door. Bago tayo pumasok dyan, imagine mo guys, meron kang dalawang box garden dito sa area na to at naka-covered po yan. Ngayon, pasok tayo dito sa loob. Yung handle mo dito, naka-black mat at ito yung huge door at naka-smart lock door na po yan. Pagpasok mo dito, ito yung unang makikita mo, yung huge living area. Yan. Sa napapansin mo, ito po yung magiging TV console ninyo. Tapos yan, may mga floating cabinet ka dito sa side na yan. At bukod dyan, meron kang three panel awning window. Pagka-open mo nito, makikita mo yung floating steps mo, saka yung mga natural stone dun sa inyong magiging front garden. Yan guys, ito yung steps going to your second floor. Mamaya, titingnan natin yan. Pero bago natin yung puntahan, next po natin dito guys, yung inyong dining area. Yan, sa dining area, pwede kang maglagay ng round or rectangular table dito sa side na to. Good for six. At bukod po dyan, meron ka ditong, yan, four panel ng floor to ceiling na sliding glass door papunta po dito sa inyong lanay. At dito sa inyong lanay, meron ka ditong water feature. Okay? Sa napapansin mo, meron kang natural stone cladding na accent wall dito sa side na to. At may trellis ka dyan. At yung kalahati niya naka-covered po. At ito yung na-mention ko sa inyo. Uno, nasabi ko sa inyo kanina, itong huge door. Ito po yung access ninyo papunta dito sa carport. Yan. At yung side naman, yung papunta sa porch and huge door. Yung ginamit niya dito, itong frame niya is steel. At ito naman po is naka PVC. At yung tiles dito is naka rustic tiles siya, 60 by 60 tiles. At bukod dyan, itong side na to, ito yung band door, papunta po ito sa inyong maid's room. Kaya ang maganda nito, may access din siya sa side na to. At bukod dyan, mayroon din siyang access doon. Tara, papakita ko sa inyo. Ito, may four panel din tayo dito guys, papunta sa inyong kitchen. Yan, sa kitchen ninyo, ito yung sink, ito yung countertop, may modern light, may ceiling fan ka dito. At dito guys, naka-skylight po yan para at least maliwanag pa rin kahit patay yung ilaw. Dito sa side na to, ito, may door siya. Band door din po ito. Yan, papunta to sa maid's room. Ito yung access mo papunta dito sa kitchen. Tapos may access din doon papunta naman po sa carport. Na hindi na siya, kahit hindi na siya pumasok dito sa inyong living area sa dining. Yan guys, next natin, itong side na to. Yan, naka-band door din po ito. Yan guys, ito yung toilet and bathroom dito sa ground floor na naka-smart mirror siya. Countertop mo dito sa sink mo o sa floating vanity mo is naka-granite. At ito naman po yung inyong, yan, maganda yung flow ng tubig dito sa sink. At dito, ito yung toilet and bath o yung toilet nyo dito sa area na to. Naka 60 by 60 tiles yung ginamit. Tapos dito sa kabilang wall, naka-stucco finish po siya. Tapos dito naman, ito yung partition mo at ito yung shower. Yan, tapos sa taas mo, naka-skylight po yan. Yan, labas na tayo dito sa toilet and bathroom.
At ito po ulit yung inyong kitchen. Yan. Itong wall na ginamit dito, naka-rustic tiles po siya na 60 by 60. Tapos balik tayo dito. Yung flooring na ginamit niya rin dito guys, naka-rustic tiles siya. Mula dun sa labas, kahit pares din dito sa loob, yung tiles na ginamit. Yan, nakita na natin, at mayroon pa pala tayo. Huwag natin kalimutan itong area na to. Ito may bandor din po dito. Ito naman po yung pwede maging storage area ninyo. Yan. Kung napapansin nyo po, meron tayong water feature doon. Dito, meron tayong motor po dito. Naka 1.5 HP power po yan. Yung motor po ng pump. Ngayon po, naikot na natin yung exterior ng house and lot at itong interior dito sa ground floor. Ito naman yung hagdanan. Yan. Papunta po sa second floor. Yan, yung steps po na ginamit nila dito. Naka-rustic tiles din po yan. Naka-design siya. Tapos naka-open riser para nagsi-circulate pa rin yung hangin. Tapos dito sa side na to, yan, steel yung ginamit nila. Saka yung handle. Yan guys, welcome dito sa second floor ng house and lot. Bali yan yung landing dito. At ito yung hallway papunta sa bedroom 1 and bedroom 2. At ito naman po yung master bedroom. At bukod dyan, syempre may 2 panel ka dito ng awning window. At unang titingnan natin, tingnan muna natin yung ano, yung bedroom 1 bago yung master bedroom. Ito yung hallway papunta po dito sa bedroom 1. Yan, ito yung design ng house nila to, nung bedroom, pahaba siya, no? Yan, both side, naka-rustic yung ginamit niya na wall design dito. Ito yung mga outlet mo. Tapos ito yung 2-panel mo ng glass. Yan, mula dito, yan, makikita mo yung nasa ilalim niya, yung salanay sa may water feature. Labas na tayo dito sa bedroom 1. Check naman po natin yung bedroom 2. Yan, magkatabi lang naman siya. Ito yung pinto. Hindi siya nagkakalayo ng laki nung bedroom 1 dito sa bedroom 2. At parehas din siyang mayroong glass. Ngayon, napapansin po ninyo, wala pong toilet and bathroom yung 1 and 2. Meron siyang common toilet dito. Yan, maganda naman yung size. Malapit saka malawak siya. Nasa more than 2 meters yung lapad niya. Tapos, ito yung smart mirror. Yan, halos parehas lang ng toilet and bathroom dun sa baba. Yung laki lang. Yung mga materyales ha. Yung laki lang yung ano. May pagkakaiba, mas malaki ito sa kamalapat. Yan, ito yung shower. Yung tempered glass. At dito, yan, meron siyang cabinet. At ito naman po yung inyong shelves. Labas na tayo dito. Balik tayo dito sa hallway. Ito nga po palang house and lot is nasa loob ng Mission Hills, Havila. Ang Havila po ay sa malawak ito. More or less, nasa 300 hectares po ito. Tapos meron itong 3 access. Bali, 3 municipalities ang nakakasakop dito sa Havila. Merong Taytay, merong Antipolo, at itong house and lot na to, ang nakakasakop po dito isa Angono. Tapos guys, iyan na, nandito na tayo ngayon sa ano. Nandito tayo ngayon sa master. At ito po yung kanyang walk-in closet. Ayan, ang dami ng shelves dito. Tapos ito yung drawer. Marami rin siyang drawer.
At dito naman, meron kang tempered glass. Handle mo, aluminum yung handle. At guys, yan yung floating vanity, yung toilet, at dito naman yung shower. Dito sa toilet, saka dun sa dalawang toilet and bathroom, parehas ng mga materials na ginamit. Yan guys, ito na yung bedroom. Dito sa master's bedroom, papansin mo, meron siyang anim na LED light. Tapos ito yung mga outlet niya. Hindi pa nakakabit itong outlet niya dito. Tapos yung tiles na ginamit, 60 by 60 tiles, parehas ng tiles doon sa ground floor. Oh, halos lahat. Internong house and lot isa. Parehas ng tiles na ginamit nila. Naka-cream. May touch ng brown. Tapos ito yung ano dito? May ron siyang door. Tapos mula dito, ayan, makikita mo street level ng house and lot. Yan guys, nakita na natin itong master bedroom and then toilet and bathroom niya. At nandito ulit tayo sa hallway. Bago tayo matapos ng tour natin, specs of this home po. Ang lot area po nito is 120 square meter. Ang floor area nito more or less 180 square meter mula po sa ground floor hanggang dito po sa second floor. Dito sa second floor meron siyang 3 bedrooms and 2 toilet and bathroom. Sa ground floor meron po siyang maid room doon. Tapos meron siyang huge toilet and bathroom. Yan po. At ang property nito matatagpuan niyo po sa Mission Hills, Habila, na gawa po ng Phil and Bess yung subdivisions. Yan guys, kung nagustuhan niyo po itong bagong pinitured ko na property, pwede niyo po akong tawagan at text na number to para mag-schedule tayo na site viewing o site tripping para makita niyo person. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for notification para lagi po kayong updated sa mga bagong pinitured na property dito po sa Rizal area and Metro Manila. Again, salamat po sa lagi niyo panonood ng aking YouTube channel. Kita po tayo sa susunod kong video. God bless po.